At meron tayong komentaryo mga kapatid. Then may nagpadala sa atin na may isang pastor na pinagbabawalan niya yung mga kapatid natin na manood sa ating nag-report sa atin. Tingnan muna natin yung nangomentaryo sa atin at bigyan na natin ng linaw with a humble heart at lagi kong ilagay sa ating isipan itong panawagan ni Apostol San Pedro every time sasagot ako, every time din haharap ako sa mga kapatid natin na mahal na mga pastor. Ito yung sinabi ni reminder ni Apostol San Pedro sa akin. Tingnan natin yung Tagalog para hindi na tayo mag-translate. Ito. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. So, ano? Igalang natin ang Diyos, si Kristo. Lagi kayong maging handang sumagot. So, dito, ingay ni Buknoy at ni Saysay. No? Lagi kayong maging handang sumagot. So, sa pamamagitan ng programa natin, tinutulungan ko kayo paano natin sagutin ang mga nagtatanong sa ating pananampalataya. Hindi lang nagtatanong. Umaatake pa sa ating pananampalataya, mga kapatid. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. So, dapat natin masagot, mapaliwanag yung pag-asa nating mga Katoliko na ating natanggap sa mga apostol. No? Ngunit, ito, gawin ninyo ito ng mahinahon at may pag-alang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nang nanalait at humahamak sa inyong magandang pag-ugali. So, nalalaman ni ang una nating Santo Papa na may lalait sa atin. May hahamak sa atin. At ano yung dapat nating ugali sa pag-response nito? Gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Yan po ang sinisikap ko. Minsan ay makabiolate din ako dito. At ito yung message na natanggap natin, may kapatid natin, to all my Christian friends. No, tinatawag niya yung kanyang mga, hindi lang yung membro pala niya, pati na yung mga kaibigan niya. Basta na ay muagi sa wall ninyo sa FB about Mr. D. Git ka, no? Mas maayo i-block na lang dayon. No? Kung lalabay yung mga reels natin, maraming nagre-reels sa ating mga video, mas mabuti pa daw na i-block na lang agad. No, isang pastor ang nag-message nito. Dapat i-block na lang agad si Father Darwin. Si Mr. Day. Get ka, no? I-block na lang agad. Di nato patulan ang taong wala gani mo tuo sa Bible. Kansita. Saan bang banda na hindi ako naniwala sa Biblia? Mga kapatid, hindi ko sinabi na hindi ako naniniwala sa Biblia. Lagi nga tayo, ngayon lang nag-quote nga tayo bago tayo nagsimula. Hindi dapat, hindi tayo makipag-diskusyon sa taong walang paniwala sa Biblia. Sabi niya, i-block dayon. Hindi nato patulan, hindi natin i-entertain ang tao na wala gani mo tuo sa Bible. Kansita. Sabi niya, alkansi po tayo, papatol tayo sa tao na hindi naniwala sa Biblia. Saan ba yan sa toko? Na sinabi ko na hindi ako naniwala sa salita ng Diyos. Hindi ako nanampalataya. Hindi ako
Kumbinsido sa salita ng Diyos. Na meron ba akong sinasabing ganon? Wala po. Sana, unawain natin na mabuti ang sinasabi ko. Sinisiwalat natin dito sa social media. Yeah, hindi yung dala sa ating emosyon. Hindi, naniwala ako ba sa Biblia. Every debate natin, walang debate natin, walang dialogue natin na hindi ako kumu-quote ng banal na kasulatan. Og dapat lang di nato namo makigdebate anang tawhana kay base na ay buhaton ang Ginoo niya, maapil na jud noon ta. So hindi na dapat tayo makigdebate sa kanya. Dahil kapag may gagawin ang Diyos sa kanya, baka masali pa tayo. It applies on baka may parusa ang Diyos dyan sa kanya. At ang parusa sa Diyos sa kanya, masali pa tayo. Ang premise niya ay kulang. Hindi totoo. Hindi lang kulang, hindi pa totoo. Hindi ako nagsasabi na wala akong pananalig sa Biblia. Lahat ng mga argumento natin dinabasin natin sa banal na kasulatan. Pasagdi na siya. May oras ang Ginoo para muluwas niya. Hayaan niyo na yan. Ang Diyos na ang bahala sa kanya na magligtas. For now, himuon ramog content sa vlogs niya. Kun mo apil-apil taana, no? So, gagawin lang kayo ng, sa kanya ng content, no? Dahil minimension niya yung pangalan ko, siya po si Pastor Edward Torregosa. No? So, yan. Sasagutin lang natin with mahinahon, with humility, and with compassion. Kapatid, yung sinasabi mo dito ay hindi totoo. Saan ba sa mga videos ko, sa mga vlog ko na nagsasabi ako na ang Biblia ay hindi ko pinaniwalaan? Ang sinabi ko, the church is the pillar and the foundation of truth. Yan ang sabi ng Biblia Basahin natin ha. I-review mo lang ito kapatid. Baka hindi mo pa ito nabasa. So, ang gawin natin ay magtutulungan naman tayo sa pag-aral sa katotohanan. Sabi dito, so tingnan natin ha, kung yung sinasabi ko ay nasa Biblia ba na ang simbahan ang pillar and foundation of truth? Yan ang original na sinabi ko. Hindi ko sinabi na hindi ako naniniwala sa Biblia. Tingnan nyo, ang layo. Anong sabi dito? Sa 1 Timoteo chapter 3 verse 15. Ito yung challenge ko sa inyo. Kung mali ito, nagkamali yung salita ng Diyos. Kung tama ako, tama yung kinu-quote ko. Minsan, ating mga kapatid, react lang ng react. Hindi inuunawa yung sinabi ko na nasa Biblia yon. Unang Timoteo, ilista mo ito, Pastor Edward Torregosa. Hindi ko alam taga saan itong taong ito. Itong kapatid natin, pinapasa lang sa ating mga followers, mga kapatid. Upang kung hindi man ako makarating, makinig ka. Biblia itong binasa ko ha. Before ka mag-post, kapatid, ay unawain mo muna yung buong konteksto, hindi lang isang linya sa sinabi ng isang video. Buong linya, buong konteksto, mas mabuti i-search mo muna yung buong video, hindi lang yung 1 minute na video. Hindi yun out of context po yun kung gagawin mo yan. At tingnan ha, i-review mo ito. Bakit kaya pinagbawalan niya? Sa akin, hindi ko pinagbawalan yung mga Katoliko na makinig sa iba't ibang pastor. Hinayaan ko silang makinig.
At makinig din sila sa simbahan na tunay, sa simbahang Katoliko. Sila na mag-decide. Dayaan ko na sila mag-decide. Yan ang challenge ko. Sa mga kapatid ko na mga Katoliko, hindi ko kayo pinagbawalan na pakinig sa iba't ibang pastor. Dahil pareho lang yung kanilang mga argumento eh. Again sa mga sacred images, again sa sacred sacred teachings of the church. Magkapareho lang sila eh. Protestante nga eh. Kaya nga tinatawag silang Protestant Church. They protested to the true church founded by Jesus Christ. So sa akin, mga Katoliko, mga supporters natin, laging sumusubaybay sa ating programa, makinig kayo kay Kibuloy. Makinig kayo kay Eduardo Manalo. Makinig din kayo kay Pastor Eduardo Torregosa. Makinig din kayo kay sa mga dating daan. Makinig kayo sa mga born again. At lalong-lalo na, makinig kayo sa punto por punto. At sino mag-decide sa huli? Kayo! Hindi ako mag-impose. Dahil ang katotohanan ang mag-attract sa inyo. Hindi yung yung sinabi ng iba't ibang pastor o sa iba't ibang pare, kundi katotohanan. Ang manaig. Kumpiyansa po ako eh. Hindi po ako natatakot kung makikinig itong parokyano ko dito sa Holy Infant Parish, makikinig sila sa baptism, pakinig kayo doon. Pero ang kung mag-decide ka, one side lang yung napakinggan mo, half-bake yun. Parang half-bake na pagkaluto. Na yung tinapay na kulang na pagkaluto, hindi magandang kainin. Pero kung makinig kayo sa mga pastor, makinig din kayo sa mga programa, sa Catholic bloggers na sinasagot yung mga katanungan nila, na kayo na bahala. Mag-decide. It's up to you. Because we are created by God with free will. So may kalayaan po tayo to decide which is which. Amen? Pero dito, ipablock niya eh. Sabi niya, i-block niyo yan si Mr. Gitgano. Dahil, bakit kaya? Baka matrigger yung katotohanan. Malalaman nila yung katotohanan eh. Hindi ako maghikayat sa aking mga viewers na huwag kayong makinig ni Pastor Edward Torregosa. Hindi ko yan gawin dahil parang ginawa kong robot yung mga parokyano ko. Even God never created us as robot. He gave us intelligence. He gave us free will. Bakit? Para pipiliin natin yung katotohanan. Yan din ang ginawa ng Diyos sa ating lahat. At sinusunod ko yung Diyos. Bakit? Inayaan ko sila na mag-decide. Hindi ako ang mag-decide para sa kanya. Hindi maganda yon, Pastor, ha? At ano, sabi mo na hindi daw ako naniwala sa Biblia. Hindi yan totoo, Pastor. Kinukuot ko lang ang nasa Biblia. Naniwala ako 100% po sa banal na kasulatan. Ito ang sinasabi at ito po yung talata na sana i-elaborate nyo ito. Itong talatang ito. Sinabi ko, the church is the pillar and the foundation of the church. Nasa Biblia po yan. Letra for letra po yan. At meron nang tumatanggap na yung ibang mga pastor hindi ko na tinatanggap dahil meron na tayong tinatanggap na pastor from Davao siguro siya. So mga humahamon natin, ang dami talaga ninyo. Isa lang ako. Isa lang yung harapin ko. At yung mga naharap ko na subok naman tayo sa iba. At meron din mga pastor na walang, hindi gaano aggressive eh. Gusto ko yung pastor na aggressive. Na magbigay buhay sa diskusyon natin susunod na mga araw. Ito po, Pastor Eduardo Torregosa. Nasa Biblia po ang kinukot ko.
Yung pagsabi ko, the church is the pillar and the foundation of truth. Unang Timoteo chapter 3 verse 15. Hindi po Biblia. Sabi niya, "Uy, kinikot mo yung Biblia." Patunay yan, naniniwala po sa Biblia. Sinabi ninyo na kayang paring iyan ay hindi naniwala. Hindi po yan ang punto ko. Ang punto ko, makinig tayo sa kanyang iglesia. Parang, alam nyo, nag-quote kayo sa Biblia, pero ang totoo, hindi ang Biblia ang sinunodin nyo. Yung private interpretation ninyo, ang sinunod ninyo. Ginamit nyo lang yung salita ng Diyos. Si Satanas, mga kapatid, gumamit din ng salita ng Diyos, no? Ano ang intention ni Satanas? To destroy the Messiah. To destroy the true church. Natatag ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Babasahin ko, ha? At sana bigyan mo ito ng komentaryo, kapatid. Dahil nagbabatay ako sa salita ng Diyos. At ang sinisinawalat nila ngayon, si Father Darwin ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi ko yan sinasabi kahit anong video, marami namang anong video, i-presentin nyo na sinasabi ko na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi katotohanan. Sinasabi ko ba yan? Hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Sinasabi ko lang, the pillar na foundation of truth is the church, not the Bible alone. Not the Bible, but the church. Anong nangyari sa inyo ngayon? Meron kayong mga Biblia? Nagkaisa ba kayo? Kaya nga, we grounded on the magisterium. Sino ang makapagbigay ng proper understanding sa Biblia? Hindi bawat isa natin, kundi ang magisterium, the teaching authority of the church, because the church is the pillar and foundation of truth. Babasahin ko ng buo. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malalaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambayanan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ano? Sino yung haligi at saligan ng katotohanan? Ang iglesia. Ang tunay na iglesia, ang tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Heso Kristo. At walang iba, ang Iglesia Katolika yan. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the